Trae Young, mga bro, hinalimaw ang second half ng laban kontra Cleveland Cavaliers. Pero bago natin puntahan ang laban na yan, injury update muna tayo. Inaasahan na makakalaro na itong si Steph Curry para sa game 1 ng tapatan nila ng Denver Nuggets sa first round ng playoffs matapos ma-injured noong March 17 kontra Boston. Well, hindi magiging madaling first round to para sa Warriors kahit na wala ang kanilang two key players na sila Michael Porter Jr. at Jamal Murray. E nagawa pa ding makapasok ng Denver sa playoffs sa pangungunayan ng frontrunner ngayon para sa MVP title na si Jokic. Kaya naman yung isang game na hindi mawawala itong si Curry, panigurado napakalaking bagay na para sa Warriors. Lalo na't sila ang may hawak ng first two home games ng series. Kaya naman sino sa Golden State Warriors o Denver Nuggets ang sa tingin nyong makakakuha ng first round, mga bro? Well, speaking of first round, kasado na din ang tapatan ng Atlanta Hawks at Miami Heat sa first round matapos matalo sa napakainit na laban ng Cleveland Cavaliers 107-101. Sa first half ng laban, hawak pa ng Cavs ang double digit lead, mga bro, 61-51. Kung saan maagang naginit ang opensa dyan ng 7-footer power forward na si Lauri Markkanen. Kung saan 17 points agad ang naitala niya para pangunahan ang opensa ng Cleveland. Sinunda naman niya ng 13 points ni Garland. Yun nga lang, pagpasok ng third quarter, dito na nag-iba ang usapan. Dito na din kasi nagpaulan ng mga malalayong 3 points etong si Trae Young. Matapos ang malamig na first half, naging clutch talaga etong si Young sa second half. Tila yung yelo niyang kamay naglihab, mga bro. 16 points ang naitala niya sa third quarter dahilan kung bakit unti-unti na din silang nakadikit sa Cleveland. Nagawa pa nga nilang lumamang pero sa dulo tabla lang sa 84 ang naging laban. Well, fourth and last quarter, patuloy pa din ang pukpukan ng laban at yung Trae Young talagang nasa zone pa din, mga bro. Ilang malalayong 3 points pa din ang naipukul niya sa sobrang init pa nga, napasimi na nga lang din siya. Well, under last 2 minutes, mga bro, nagawa pang maibaba ng Cleveland sa 1 point ang lamang ng Atlanta. Pero another clutch shot ang nagawa dyan ni Trae Young. Tough floater sa harap ng depensa ni Jarrett Allen, 102-99. At dahil sa turnover na nakomit ni LaVert at ilang crucial free throw para kay Trae Young, ay sa uli nakuha na din ng Atlanta Hawks ang panalo, mga bro. Nagtala ng 38 points dyan si Trae Young, scoring 33 points sa second half. Naging malaking bagay din ang 19 points mula sa bench ni Bogdanovich at 14 points ni veteran point guard Danilo Gallinari. Sayang nga lang din itong naging run ng Cleveland ngayong season, mga bro. Pero yung tapatan ng Miami Heat at Atlanta Hawks sa first round ng playoffs, paniguradong mainit din na laban, mga bro. Kaya naman, sino sa teams na yan ang sa tingin nyong mananalo naman sa first round ng playoffs? Atlanta Hawks ba ni Trae Young o Miami Heat ni Jimmy Butler?